Marcos, 14 na kabanata. Dalawang araw na lamang at pista na ng Paskwa at ng tinapay na walang pampaansa. Ang mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan ay patuloy na naghahanap ng paraan upang maipadakip si Jesus ng talihim at maipapatay. Huwag sa kapistahan at baka magkagulo ang mga tao. Sabi nila, nasa Bitanya noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong. Habang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng napakamahal na pabango mula sa katas ng purong nardo. Binasag niya ang sisidlan at ibinuhos ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Bakit niya inaksaya ang pabango? Maaaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang ginagbilan. At pinagalitan nila ang babae. Ngunit sinabi naman ni Jesus, bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Isang mabuting bagay ang ginawa niyang ito sa akin. Sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha, at anumang oras ninyong naisin, ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binuhusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipahahayag bilang pag-alaala sa kanya. Si Judas Iscariote, na kabilang sa 12, ay pumunta sa mga punong pari upang ipagkanulo si Jesus. Natuwa sila nang marinig nila ang alok ni Judas at nangakong bibigyan siya ng salapi. Mula nooy humanap na si Judas ng pagkakataong maipagkanulo si Jesus. Unang araw noon ng pista ng tinapay na walang pampaalsa, araw ng pagkahain ng korderong pampaskwa, tinanong si Jesus ng kanyang mga alagad, saan po ninyo nais na maghanda kami ng hapunang pampaskwa? Inutusan niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa bayan at may masasalubong kayong isang lalaking may dalang banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay ng kanyang papasukan at sabihin ninyo sa may-ari. Ipinapatanong po ng guro kung mayroon kayong silid na maaaring magamit niya at ng kanyang mga alagad para sa hapunang pampaskwa. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na mayroon ang kagamitan. Doon kayo maghanda para sa atin. Nagpunta nga sa bayan ang mga alagad at natagpuan nila roon ang lahat, gaya ng sinabi ni Jesus sa kanila, at inihanda nila ang hapunang pampaskwa. Kinagabihan, dumating si Jesus na kasama ang 12. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Isa sa inyo na kasalo ko ngayon ay magkakanulo sa akin. Nalungkot ang mga alagad at ang bawat isa ay nagtanong sa kanya, hindi ako iyon. Di po ba, Panginoon? Sumagot siya, isa siya sa inyong 12. Nakasabay ko sa pagsawsaw ng tinapay sa mangkok. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subanit, kahabag-habag ang taong magkakanulo sa kanya. Mabuti pa sa taong iyon ang hindi na siya ipinanganak. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at iniabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo. Pinapagtibay nito ang tipa ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Tandaan ninyo, hinding-hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Umawit sila ng isang himno
At pagkatapos ay nagpunta sila sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling buhayin, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sumagot si Pedro, "Kahit na po kayo iiwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Sabi ni Jesus sa kanya, "Tandaan mo, sa gabing ito, bago tumilaw ang manok ng makalawa, tatlong beses mo akong itakaila." Subalit lalong ipinagtiinan ni Pedro, "Kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila." Ganoon din ang sinabi ng lahat. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin." At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y labis na nalulungkot at ako'y halos mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay." Lumayo siya ng kaunti. At pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, "Ama ko! Ama ko! Magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit isang oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaing ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina." Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan. Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad. At sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao'y ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Bumangon kayo, narito na ang magkakanulo sa akin." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas na kabilang sa 12. May kasama siyang maraming tao na may mga dalang tapak at pamalo. Sila'y isinugo ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Bago pa man dumating, nagbigay na si Judas ng isang budyat. "Kung sino ang ahalikan ko, siya iyon. Dampin ninyo siya at bantayang mabuti." Pagdating ni Judas, agad siyang lumapit kay Jesus. "Guro!" ang bati niya at ito'y kanyang hinalikan. Agad ngang sinunggaban at dinakip ng mga tao si Jesus. Bumunot ng tabak ang isa sa mga nakatayo roon at tinaga ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang tainan niyo. Sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ba'y tulisan at naparito kayong may dalang tabak at pamalo upang ako'y takpin? Araw-araw akong nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi ng kasulatan." Tumakas ang lahat ng mga alagad at iniwan siya. Sinundan si Jesus ng isang binatang walang damit maliban sa balabal niyang lino. Sinunggaban ito ng mga tao, ngunit iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas na hubad. Dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong pari na kung saan ay nagkakatipo na doon ang lahat ng mga punong pari, mga pinuno ng bayan at mga tagapagturo ng kautusan. Si Pedro'y sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya sa kanya. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pari at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy.
katabi niya roon ang mga bantay, ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo ay naghanap ng maipaparatang kay Jesus upang siya'y maipapatay. Ngunit wala silang makita. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Ngunit hindi nagkatugma-tugma ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na nagsasabi, "Narinig naming sinabi ng taong iyan, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao, at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao." Ngunit hindi rin nagkatugma-tugma ang kanilang mga patotoo tungkol dito. Tumayo ang pinakapulong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, "Wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo?" Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapulong pari, "Ikaw nga ba ang Kristo? Ang anak ng kapuri-puri?" Sumagot si Jesus, "Ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan." Pinunit ng pinakapunong pari ang kanyang kasuotan at sinabi, "Kailangan pa ba natin ang mga saksi? Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan sa Diyos? Ano ang inyong pasya?" At nagkaisa silang lahat na hatulan siya ng kamatayan. At siya'y sinimulan nilang pahirapan. Dinuraan siya ng ilan, piniringan at pinagsusuntok. "Hulaan mo nga! Sino ang sumuntok sa'yo?" Sabi nila, at siya'y binugbog ng mga bantay. Samantala, si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pari. Nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy. Pinagmas ng mabuti at pagkatapos ay sinabi, "Kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret." Ngunit nagkaila si Pedro, "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo." Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumilao ang manok. Nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, "Ang taong ito'y isa sa kanila." At muling nagkaila si Pedro. Makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, "Talagang isa ka nga sa kanila. Taga Galilea ka rin, hindi ba?" "Parusahan nawa ako ng Diyos kung nagsisinungaling ako. Hindi ko kilala ang taong iyan." Sagot ni Pedro. Siya namang pagtilaok muli ng manok. Naalala ni Pedro ang sinabi sa kanya ni Jesus, "Bago tumilaok ang manok ng 2 beses, 3 beses mo akong ikakaila." Nanlumo siya at nanangis. Marcos, 15. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan at iba pang bumubuo ng kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Tanong sa kanya ni Pilato. "Ikaw na ang may sabi." Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus. Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang marami nilang paratang laban sa iyo." Ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa, ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo, sino mang hilingin sa kanya ng mga taong bayan. May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabas. Kasama siya sa mga nagrebelde at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nagudyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus.
Ngunit sinusulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabas ang hilingin palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, "Ano naman ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" "Ipako siya sa krus!" sigaw ng mga tao. "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" tanong ni Pilato. Ngunit lalong pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus!" Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. At si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit. At pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador. At kanilang pinipon doon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawa iyong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, sila'y pakutyang nagpugay at bumati sa kanya, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhod-luhuran. Matapos kutyain, hinubad nila sa kanya ang balabal na kulay ube. Sinuotan ng sarili niyang damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Sirene na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin, puok ng bungo. Siya'y binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus, at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Ikasyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. May dalawang tulisang kasama niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gayon ay natupad ang sinasabi sa kasulatan, "Ibinilang siya sa mga kriminal." Ininsulto siya ng mga nagdaraan at pailing-iling na sinabi, "O ano, di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili." Kinutya rin siya ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit hindi mailigtas ang sarili." "Makita lamang nating bumaba sa krus ang Kristo na iyan, na hari daw ng Israel. Maniniwala na tayo sa kanya." Nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Nagdilim sa buong lupain, mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, "Eloi! Eloi! Lema sabachthani!" Na ang kahulugan ay, "Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y isinawsaw sa maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Sabi niya, sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, "Oh, tunay ng anak ng Diyos ang taong ito." Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome, at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose.
mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at naglilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nang dumidilim na, dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang na kasapi ng kapulungan. Siya rin ay naghihintay sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dahil iyon ay araw ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus. Kaya't ipinatawag niya ang opisyal at tinanong kung matagal na siyang namatay. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot sa telang lino na binini ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato. At iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose. At nakita nila kung saan inilibing si Jesus. Marcos, 16 na kabanata. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang sila ay magpunta sa libingan at lagyan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Kinaumagahan ng Linggo, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang magkulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila iyon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. At pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan. At sila'y natakot. Ngunit sinabi nito sa kanila, huwag kayong matakot. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y binuhay ng Diyos. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Bumalik kayo at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot, wala silang sinabi kanino man. Maagang maaga ng unang araw ng Linggo, matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang binalayas ni Jesus mula sa kanya. Nagpunta si Maria Magdalena sa mga tagasunod ni Jesus upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Sila noon ay kasalukuyang nagluluksa at umiiyak. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nakita niya. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid. Subalit iba ang kanyang anyo noon. Bumalik agad sila at ibinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay pinagalitan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Dahil ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya ay muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala
Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit tumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay. Pagkatapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya, at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos, isinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at dililipas na balita ng walang hanggang kaligtasan.